ko i-share sa inyo about sa healthcare ng ating mga buhay. So, nilagyan ko first isang beses pa lang ng sukang prutas na aking ginawa. Ito ay galing sa pineapple na ginawa ko bilang pineapple cider. Ito rin pa ay naglulusaw ng ating fatty acid. At pwede rin po ito sa mga nagkakaproblema sa balat. At alam niyo naman po ang pineapple is antioxidant. Yung aking karanasan, yung pagkakaroon ko ng dandruff. At saka pwede rin po itong ihalo sa treatment ng mga buhok para maging maayos ang ating hair. Doon mag-apply ako ng apple cider sa aking ani. So ang gagawin lang, mag-prepare tayo ng kapirasong bulat at ating po ilulog sa suka na butas. So simple lang pong gagawin, i-ano lang po yung ilang tapos ganun lang po i-apply. Tapos pa-apply nyo sa ani. After 30 minutes lang, pwede mo na siya palit. Hi, hello. Ito natapos na po yung aking pagbabanlaw na may nabinabad ko sa pineapple vinegar. So, nahinto yung kati ng anit. Kaya naman po ay gagawin ko, iti-treatment ko na yung buhok ko. Halo ko yung vinegar sa treatment. Kahit anong treatment, pwede naman. So, ang pag-apply naman nito, simula dulo hanggang pataas. Hanggang sarapin siya sa anit. Tapos ganun din po, ibababad lang siya ng 30 minutes. Tapos after ng mababad, ibabalawan na po siya. Tapos i-dumulo na po. Ganun lang po kasimple sa mga gustong makapag-treatment ng buhok, haluan nyo po ng vinegar kasi effective po yun. Mawawala pa yung fungus na kumapit sa anit nyo. Ito na po, na-apply ko na po lahat ng treatment na aking ipiniprepare para sa aking buhok. Aking bagay yung mga natutunan nyo about sa mga ganito kasi para na rin po sa ating health. Hindi lang po health na mayroon tayo sa scalp, pati na rin po sa ating body. Kasi ang apple cider is a good product for our health. So, kahit i-research nyo pa about apple cider, pineapple cider, or any kind of fruit na ginawang vinegar, iyon po ay nakakaigi po sa ating kalusugan. So, sabi po nga po ay health is wealth. So kung wala po tayong karamdaman, iyon po ay ating kayamanan. Titingnan natin kung wala na siyang falling hair kasi nagfo-falling hair din ako. Titingnan natin kung hindi na siya gaano kasi dati talaga sobrang dami. Sobrang dami ng falling hair. Oh, hindi naman siya ano, wala naman na siya gaano ano. Mayroon pa isa-isa na lang, ayan isa. Yung buhok na natatanggal. Pero hindi katulad ng dati na talaga itong suklay na to, punong-puno yan ang buhok. So, ibig sabihin, effective yung ginawa kong vinegar na inilalagay sa aking ano. Nagkukos lang yun ng falling hair kasi nag-dandruff yung aking scalp. So, mahinang pundasyon ng hair pagka ang scalp mo ay nagkakadandruff. So, kailangan, pag nag-falling hair ka, unahin mong gamutin yung dandruff sa ating scalp. Natapos na ako sa aking journey ng pagka-treatment ngayong araw sa scalp and the hair. So, ang ginamit ko lamang po is any kind of treatment para sa hair na may halong na fruit vinegar. Maganda po siya, shiny, at saka madulas. Madulas siya. Oh, ayan. Madulas. Maganda siya. Kumpara doon sa treatment lang talaga na inilalagay. So, sa mga mother dyan na gusto maging okay ang buhok nila, hindi sila, hindi mga rag,
kasi ngarag na nga tayo, ngarag pa ang buho. So, try nyo lang. Try nyo yung treatment with fruit vinegar. Any kind of fruit vinegar, basta fruit vinegar. Ihalo nyo lang small amount of content na ihalo nyo doon sa treatment na gusto nyo i-treatment sa buho. Titibay yung buho nyo at saka magka-shine pa po yung effect ng treatment na ginamit nyo. Dandruff, so ginamot ko yung dandruff po ngayon po. List na po, wala na po akong nakikita ang buho. Ayan. Wala na po akong nakikita buho kahit bilugan. Ito po ay hindi po pinilansya, bilugan lamang po. So, maraming salamat sa gustong mag subscribe, i-like nyo po ang video na to para po sa susunod na mga tips po about hair at about health po sa hair natin ay ipapadala ko po, mabibidyo ko po at mapapanood nyo po ulit ang aking mga video. Salamat! Happy viewing!